Isa ang sigurado sa darating po na SONA. Tiyak po ang kaligtasan dyan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Huwag po tayong mag-alala sapagkat sa lahat ng pagkakataon, gagabayan ng ating Diyos ang ating mahal na Pangulo at hindi naman po nagiging remis o pabaya sa kanilang tungkulin ang Presidential Security Group na talagang nakatalaga para proteksyonan ang seguridad at safety ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Ang SONA po o State of the Nation Address ng Pangulo ay mangyayari kada ika-apat po ng Lunes sa buwan po ng Hulyo. At kung tayo hindi nagkakamali, yan po ay next week na. Kaya abangan po natin kung ano po yung mga sasambitin dyan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero syempre, nagkaroon na po ng press release dyan ang Presidential Communications Office. At kaugnay nga po niyan, basahin po natin ang balita. Ikatlong SONA ay i-update po ng ating Pangulo ang ating mga kababayang Pilipino sa mga accomplishment po nito. At saka syempre kung paano po maiaangat ang buhay po ng mga Pilipino at yung layunin po ng ating gobyernong ito para po sa pagpapalakas ng ating bansa. President Ferdinand R. Marcos Jr. on Wednesday disclosed his third State of the Nation address will focus on updates on the administration's efforts to uplift the lives of Filipinos, improve the economy, and address criminality and other social problems in the country. On the sidelines of the impounding process ceremony of the Upper Wawa Dam in Rizal, President Marcos said the SONA will be a report on developments in various Philippine sectors. Ito po ang partikular na mga pahayag ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ire-report ko kung talaga bang yung mga sinimulan natin ay tuloy-tuloy at maganda pa rin ang progress at kung gaano ba katagal bago matapos yung malalaking project na yan. We will also report on the state of the nation in the sense that what are the lives of our people, how they are doing the economy, how is it doing criminality, how are we doing on that, how are we doing in the other problems, social problems, such as drugs, such as different threats that have been coming to us. Dagdag pa ni Pangulong Bongbong Marcos, marami tayong mga issue na kailangan pag-usapan kaya ire-report talaga yan sa bayan para malaman ng tao kung ano yung ginagawa natin at kung yung mga pangako na ating sinabi ay kung talaga nating tinutupad. And that's basically what the SONA is going to look like. O yan po ha, ang aabangan po natin sa darating po na Lunes na SONA po ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Eh kaugnay po ng SONA na yan, syempre ang mga matataas na opisyales ng ating gobyerno ay lahat po imbitado. Pati po ang mga dating nanungkulan sa ating bansa, particular ito pong si Rodrigo Duterte. Pero nakakasigurado po tayo na ang mga Duterte ay hindi po dadalo sa SONA. Ito lalo itong si Sara Duterte sapagkat sa kanyang naging pahayag nitong mga nakaraang araw ay inappoint niya ang kanyang sarili bilang designated survivor. Hindi natin alam kung yan ba ay pagbibiro ng kamangmangan dahil isa po siyang abugada, pero alam naman po natin na sa ating pong saligang batas wala pong kinikilalang designated survivor. Meron po tayong law of succession at alam naman natin na kung wag namang mangyari ang apat na hindi maganda sa pamumuno ng isang pangulo, ang pagkamatay nito, ang pagbibitiw sa pwesto, ang pagkakatanggal sa kanyang opisina by impeachment o ang kanyang pagiging physical incapacitated, ay hahalili by law of succession ang vice presidente at yun ay si Sara Duterte. Kaya no need to say that siya ay i-appoint niyang kanyang sarili na maging designated survivor. Yan po ay wala sa konsepto ng ating batas kung hindi sa Estados Unidos lamang. Kaya nga sabi po ni Attorney Barry Gutierrez, eh baka nasobrahan lamang sa panonood ng Netflix itong si Sara Duterte, kaya yung napapanood niyang designated survivor Netflix series na pinagbibidahan ni Kiefer Sutherland ay kanyang in-apply sa kanyang pagiging vice presidente at sinambit ito sa harapan po ng publiko.
Ngayon, tahimik po dyan ang Office of the Vice President kaugnay ng mga pahayag na yan ni Sara Duterte. Pero sabi niya, biro lang daw po yan. O, ito naman po ang balita nung nakaraang araw. OBP silent on Sara Duterte's designated survivor remark. Manila, Philippines. The Office of the Vice President remained mum on the pronouncement of Vice President Sara Duterte that she is the designated survivor. Reporter specifically asked if Duterte was insinuating a security threat in the upcoming event. A staff member of the OBP said the question would be relayed to the Vice President, but no statement was issued yesterday. No comment pa rin, ano? The Vice President's statements drew various reactions from different sectors as the Netflix television series Designated Survivor had all government officials from the President down to the other agency heads killed after a massive explosion. Sa Estados Unidos kasi, mga tol, ang konsepto ng Designated Survivor ay, ito, napakinggan nyo naman ito sa balita at sa iba pang mga vlogger, kapag ka, so too, yung State of the Nation, State of the Union address ng Estados Unidos at nakakasama-sama po dyan ang mga matataas na opisyales ng gobyerno po nila, meron pong isang miyembro po ng gabinete na itatago po sa isang secure location na wag naman po sanang mangyari kapag ka nagkaroon po ng catastrophic event at ikinamatay po ng mga pinakamatataas na posisyon, yung mga nandyan sa Estados Unidos, ay yung designated survivor na yon ang pansamantalang hahalili bilang pangulo habang gagawin ang panibagong halalan para sa itatalagang ng taong bayan na pangulo po nila. Sa Pilipinas, wala pong ganon. Salamat, Toadmaster74, sa iyo pong super sticker. Pero, ewan natin, bakit din yan ang binabanggit nitong si Sara Duterte. Kaya hindi mawawala ngayon sa isipan ng tao na kapag wag naman sana may mangyari, walang ibang dapat sisihin kung hindi pagbintangan itong si Sara Duterte dahil sa mga biro na yan. Pero sabi ng mga political analyst, hindi daw po yan na dapat pagtuunan pa ng pansin. Yan po ay hindi bail threat, pero sa iba, bail threat daw po yan. Tapos may nagsasabi na maraming mga conspiracy theory sa likod niyan. Kaya kanina habang nanonood po ako ng Politico Live, bisita nila doon si Ronald Llamas, pumukaw sa aking atensyon yung mga pahayag niya po dito. Panoorin po natin ang live streaming na ito kanina ng Politico Scoop at diyan ay natanong siya kaugnay nga po ng biro na yan ni Sara Duterte. Sige, sa dami ng nilalabas ni Sec, kumikita po ito, wala po, no? Ito kasi pinag-uusapan natin, nagsimula ito sa Amerika noong 1950s. Yan. Kung kung maalala nyo, no, ito ay panahon ng Cold War between Russia at saka sa US. At merong threat ng Armageddon, nuclear war, World War III. So gumawa sila ng rule, paano tuwing merong SOTU, yung SOTU nila, yun yung ating SONA, yung State of the Union address, State of the Union. Nandun lahat ng liderato sa isang lugar ng Amerika. So nag-desenyo sila na may designated survivor na hindi pinapakilala pero nasa isang secure na lugar. Kung sakaling magkakaroon ng gera between US at saka Russia, habang merong State of the Union address, merong may iiwan na survivor. Yun yung konteksto niyan. Tapos noong 2016, nagkaroon ng Netflix series na ang title Designated Survivor. Ginawa ng storya yung Designated Survivor na yan na isang hindi masyadong mahalaga na cabinet secretary sa housing at saka urban development, siya yung designated survivor. At namatay lahat sa kanilang State of the Union address, yung mga liderato ng Amerika. Kaya siya yung sumulpot. Yung pala, yung kanyang naging vice president ay kasama doon sa conspiracy. So medyo kanya na conspiratorial yung movie na yan. Kaya yung statement ni Vice President Sara, nakakaroon ng kulay na conspiratorial. Dahil nga yung pinagbatayan niya, na model na series, Netflix series, ay ganun yung storya. Actually, wala tayong batas sa designated survivor. Binubuo siya ni Senator Pinlacson, pero hindi yan naituloy dahil inatras ng Kongreso.
Kaya siguro pagbalik ni Senator P. Lacson, pwede niyang buhayin uli yan. Pero yung vice president talaga ay technically the designated survivor. Di ba? Succession. Political succession. Oo, kaya nagiging yung kanyang joke, yung kanyang bad joke, nakakaroon ngayon nagiging... Bad joke talaga yon kasi alam nyo mga tol, hindi siya a-attend eh. Ano? What if may mangyari dyan sa House of Representatives? Diba? Walang designated survivor, pero siya yung vice presidente. Automatic, siya yung magiging pangulo ng Pilipinas. O, kaya hindi ko alam kung nag-iisip talaga ng tama itong si Sara Duterte. O kamangmangan lang talaga yung kanyang mga ginagawa sa mga nakalipas na panahon, katulad ng pagpapalabas ng video ng pulburon, nakaka-addict daw ang pulburon, sabi niya dun sa harapan ng bata, tapos pagpapalabas ng video na ginurgur siya pero hindi nagtagumpay. O, meron pang isang video na hindi ko maalala bigla eh. Tapos pinakahuli dyan, yung appointment niya sa kanyang sarili bilang designated survivor. Diba? Anong uri meron tayong vice presidente sa ngayon? Tapos proud na proud pa kayong mga DD shit dyan sa pinagagagawa nitong si Itok-Itok. So as a final note, Ma'am Vice President, could you just give us your thoughts on the State of the Nation address? Yes. So initially, the State of the Nation of President Marcos, I think everyone or many of those who do not understand economic numbers were overwhelmed with the numbers in the first part of the speech. That was, I think, the reason why it took a long time for people to start clapping, because the economic part was in the beginning, and many people really do not understand economic numbers. But observation of mine was immediately after the speech of the president, while I was going home, I was talking to one of our writers in my office, and I told him that I really liked how the speech was written, because I do not write that way, and I truly appreciated the form that that speech was composed. And as a cabinet secretary and one who is the other half of the UNI team, I would say that the State of the Nation of address of President Marcos was on point and perfect. Thank you. Ngayon, naiisip ko tuloy, kaya siguro ayaw umaten sa State of the Nation address kasi baka matanong na naman. Pagka natanong siya, baka magka-itok-itok na naman tayo. O, ituloy muna natin ang pakikinig dito kay Ronald Llamas. Alam nyo, bagamat ito ay kalaban natin sa politika, most of his pronouncement sa harapan po ng publiko, lalong-lalo na pagka Marcos ang pinag-uusapan ay anti, kuha rin tayo ng mga impormasyon na maaari po natin pakinabangan sa kanya. Gusto ko nga sanang ma-i-guess ito sa ating programa eh, kasi ito ay naiimbitahan kadalasan ng mga mainstream media at ng mga kakilala niyang vlogger. At tingin ko naman magpapa-unlock ito. Ang problema lang, wala tayong tulay para sa kanya. Kaya sige, panoorin na lamang muna natin siya at reaksyonan dito po sa kanilang programa o programa ng Politico Live kung saan siya po ay bisita. Pregnant with meaning. Dahil nga doon sa mga threat ng kanyang pamilya, threat ng kanyang mga kaalyado laban sa presidente. Hindi lang threat na pabagsakin, katulad ng mga followers ni Kibuloy. Hindi lamang threat ng... Itong mga sinasabi dito ni Ronald Llamas, makatotohanan po ito. O, ano ang sabi ni Rodrigo Duterte, bagamat babanggitin niya riyan, na itong si Pangulong Bongbong Marcos, kung pangulo pa raw siya, itinukhang niya na ito. Diba? Yun ay bail threat. Si Baste Duterte, parang sinasabi niya na kung ayaw mong mangyari yung nangyari sa Italia, yung Mussolini yata yun. Ewan ko kung sino yung particular na individual doon. Basta merong pinuno ng Italia na murder ang buong pamilya. I-comment nyo na lamang po dyan sa chat area kung sino yun. Di ko biglang maalala. Pero babanggitin naman dito o nabanggit dito nitong si Ronald Llamas.
mutiny at saka coup. Kung hindi yung threat na mamatay. Sabi mismo ni Digong, kung ako ay presidente, buti na lang hindi na ako presidente, natokhan kita. Mm-hmm. Yun din ang sinabi ni Baste, Mayor Baste Duterte. Baka mangyari sa iyo, yun ang nangyari sa mga Romanov at saka Mussolini na minasakir. So, yung ganun ba, doon mo titignan, yung konteksto na titignan mo, itong joke, bad joke ni Vice President Sara Duterte. Daliwala pala yung background. Nagsimula ito noong 1950 sa Amerika. Pero ano ko dyan, sa kabilang side of the cut, no? May mga nagsasabi na dahil nga bumitaw na si VP Sara sa kanyang pagiging DepEd secretary, so medyo nag-wane, ano, bumaba, syempre, naapektuhan yung kanyang exposure sa media. Would you say that considering all the context that you've said, no, about the decision of the survivor, itong one-line sentence ni VP Sara, pinag-usapan, nag-news cycle, at hanggang ngayon, buhay pa rin. Would you say na it's also a strategy of the Dutertes to say these kinds of controversial sentence? Tayo, nagpahayag na tayo dyan na maaaring political clout ang habol dyan ng mga Duterte, itong particular si Sara Duterte. Kasi pag-uusapan talaga. Pero ang tanong, yung pag-uusap ba na yon sa kanya ay makakatulong para sa kanyang karera? Makakatulong ba ito sa kanyang political ambition na maging pangulo sa hinaharap? We do not know. But sa aking perspektibo, negatibo po iyan. Kasi kahit sa ang angulo tingnan, vice presidente ka at por delikadesa, dapat hindi ka nag-iisip ng mga ganyang bagay. Dahil ikaw yung magmamana ng posisyon in the event na merong hindi magandang mangyari sa Pangulo ng Pilipinas. Ganun pa man, tingnan natin ang kasagutan dito nitong si Ronald Llamas. Yes. Para mapag-usapan sila, para maging relevant, may ganun din po ba, Sec? Na is this a smart strategy also na para pag-usapan pag may mga ganitong parang hyperbolic statements ang mga Duterte po? Check? Narinig yung makoy na? Tama! Tama! Tama yung observation mo, Michael. Tama yung observation mo. Ang tawag natin yan sa mga previous episode, a method in the madness. Akala mo insane eh, di ba? Pero titingnan mo, merong strategy. Nandun ka sa media cycle. Katulad ng sinabi niya na tatlong Duterte ang tatakbo sa Senado. Kahit hindi totoo, nagmarka. Pinag-uusapan. Ngayon, kahit joke yan, pinag-uusapan. Katulad natin, pinag-uusapan natin, di ba? So, merong strategy. Ang tanong, yung strategy ba ay nakakatulong sa kanila? Kung titingnan natin yung mga survey, medyo hindi nakakatulong, nakakabawas eh. Para nagsasawa na yung mga Pilipino sa ganung mga style bulok. Nagsasawa na yung mga Pilipino sa ganung klaseng antics, di ba? So, baka hindi na yan effective, hindi katulad nung dati. Parang luma na, gawa naman kayo ng bago. Diba? Mm-hmm. Yun naman yung nakikita natin ngayon. O, panimulang nakikita. Dito. Ang problema dito sa mga Duterte, akala nila, mauutupan nila ang majority ng mga Pilipino. Pero ininyo, napanood ko lamang din nung nakaraan, may mga vlogger din na nag-content nito. Sa isang activity, kung saan nag-participate siya, ay umulan. Tapos sa pag-ulan na 'yon, 'di ba? Umalis na siya doon sa area. Ngayon, ayaw magpapayong, nabasa siguro. Ano gustong palabasin nila doon? Na sila ay simpleng tao lamang na handang maulanan o kung anuman, at tulad ng ginagawa ng tatay niya, kakain na naka-short lang at naka-t-shirt, kunyari ang pagkain para sa mahirap, nakatira sa ganitong bahay. O yung mga ganong retorika ng mga Duterte, nabebenta pa rin sa mga utu-uto. Pero sa ating mga nag-iisip ng tama, wag na tayong magplastikan. Wag na nilang palabasin na sila ay simpleng tao lamang. Ang dami-daming mga kontrobersiya na lumalabas ngayon. Nasa huli, kung susumahin natin ang total, ay pera ang pinaghuhugutan. Ang korupsyon sa panahon ni Rodrigo Duterte, napakarami. At ngayon lamang ito unti-unting nalalantad kasi nung panahon niya, syempre natatakot yung mga tao eh.
O ngayon, nalalantad ang mga ito. O pinaka-latest dyan sa mga balita ng korupsyon na kanyang ginawa sa mga nakalipas na panahon ay yung nagresulta na sa pagsasampa ng kaso nitong si dating Senador Antonio Trillanes for Flander at Graft and Corrupt Practices Act, paglabag sa batas na yon, saka culpable violation daw of the Constitution. O yung usaping krimen, syempre yung Flander. Ang sinasabi kasi ni Antonio Trillanes, ito pong si Rodrigo Duterte kasama si Senator Bongo at pamilya nito ay nakinabang sa 6.6 billion pesos worth of projects dyan po sa City of Davao. Dahil po sa kanilang posisyon, particular itong si Rodrigo Duterte bilang mayor at nang siya ay pangulo na, napaburan yung kumpanya ng pamilya daw nitong si Senator Bongo. At ang sinasabi ni Trillanes, malakas daw po ang ebidensya nila na ito po ay plunder. Pero gusto sana nating malinaw, ano ba yung ebidensya na binulsa ng mga Duterte na ito o si Bongo ang halagang at least 50 million pesos doon po sa 6.6 billion pesos project. Kasi yun po ang essence ng plunder eh. Hindi po yung pagpabor. Ang pagpabor po ay hindi po plunder. Ang pinaka-elements kasi, syempre nandiyan ang pagpabor pero pinakamahalaga yung at least 50 million pesos. Ngayon, kung walang 50 million pesos na naibulsa na talagang base sa ebidensya, walang plunder. Pero definitely meron pong paglabag sa Graft and Corrupt Practices Act. Ayun ang nakikita ko dyan. Kung sakaling hindi kakitaan ng probable cause ang plunder, definitely makakasuhan ng paglabag sa Republic Act 3019 or Anti-Graft and Corrupt Practices Act itong si Rodrigo Duterte, Senator Bongo at iba pa. Ngayon, bakit kailangan sana makakitaan po ng plunder? Para maranasan din itong si Rodrigo Duterte yung ginawa nila sa mga taong pinersecute nila sa panahon ng kanilang panunungkulan. Biruin ninyo, si Leyla de Lima, hindi naman sa kinakampihan po natin ito, pero alam naman po natin na politically motivated yung pagsasampa ng kaso sa kanya for being the staunch critic nito pong si Rodrigo Duterte back nung ito ay mayor sa City of Davao at saka nung ito ay naging pangulo na. Si Leyla de Lima kasi ang nagpa-imbestiga during the time na siya ay Commission of Human Rights Chairperson sa sinasabing pagpatay ng mga Davao Death Squad yan po sa City of Davao. At nung siya ay naging pangulo na, patuloy po nung siya ay naging senador na at pangulo naman itong si Rodrigo Duterte, patuloy itong ginawa ni Leyla de Lima. Pero pinatahimik siya ni Rodrigo Duterte sa pamamagitan ng pagsasampa po ng mga kaso dito. At yon ay lahat nalusutan na ni Leyla de Lima. Pero 7 taon po siya na nakulong. Ngayon, makikita ba natin yung kay Rodrigo Duterte? Pwede. Kapag ka kinakitaan po ng probable cause ng Department of Justice, Prosecution's Office, ito pong plunder na isinampa ni Antonio Trillanes. Yan po ay aakyat sa korte at kapag ka, syempre, i-determine din ng korte kung may probable cause for the purpose of issuance ng warrant of arrest, lalabasan ng warrant of arrest itong si Rodrigo Duterte. At kapag siya ay sumuko o kaya hulihin ng ating otoridad, siya ay ikukulong. Dahil nga po ang plunder ay may kaparusahang reklusyon perpetua, pagkakakulong po ng 20 taon at isang araw hanggang 40 taon, at kung malakas ang ebidensya, hindi po papayagan ang kanyang pagpapiyansa. Ah, pero pagka mahina ang ebidensya, kahit capital offense yan, yan po ay papayagang magpiyansa. O, pero kung hindi siya payagang magpiyansa, dahil malakas ang ebidensya, makikita natin ngayon ang isang Rodrigo Duterte. Ito kaya itutulad sa isang dating pangulo na naka-brace, naka-neck brace, o kaya naka-wheelchair. O, malalaman natin yan. Ha? Pero sa tanong din sa isa pang kaugnay na tanong dyan, Rader, ay anong mangyayari kay Senator Bongo? Si Senator Bongo ay re-electionist. At kung ito po ay manalo bilang senador at mag-prosper yung kaso sa plunder, mapunta sa korte, matutulad siya kay Leyla de Lima. No, ikukulong din siya kasi walang piyansa ang plunder. Oh, ito yung kumbaga a taste of their own medicine. Kung ano yung ginawa mo sa kapwa mo, baaring bumalik sa iyo. What goes around comes around. Ika nga dun sa kasabihan, di ba? O kaya ako, very much excited ako pagdating sa
kasuhan na ito eh. Sana sa lalong madaling panahon ma-resolve yan ng prosecution kung dapat bang sampahan ng kaso sa korte itong si Rodrigo Duterte o hindi. Ganun pa man, medyo malayo yan sa topic natin kaya babalik po tayo sa SONA. Ano ba ang maaaring mangyari sa SONA? Katulad ng binanggit natin, paglalahad po iyan ng ating Pangulo sa mga ginagawa, gagawin at nagawa ng kasalukuyang gobyerno. Pero syempre, maraming mga naging issue tungkol po sa SONA, lalong-lalo na dahil sa pagsasalita nitong si Sara Duterte na siya ay appointed designated survivor. Ano? At dahil dyan, nire-reactionan din natin itong patuloy sa sinasabi dito ni Ronald Llamos. O pakinggan natin patuloy mga tol. Ito sa mga resulta ng survey. Lalo na kung sa susunod na survey, ay bababa pa rin sila. Sabi nga nung mismong supporter nila, si Malutikia, di ba? Umababa si Sara dahil sa kanyang association with the father. Tama. Diba? Maraming salamat, Katita Darla, sa $10 super sticker. Yung ginagawa kasi ng mga supporter ni Sara Duterte at yung mga kamag-anak niya, yon din ang nagpapasama sa kanya. Ito, wala kasing choice si Sara Duterte, mga tol, sa totoo lang eh. Kahit gustuhin niyan mang kumampi kay Pangulong Bongbong Marcos, syempre, ika nga, blood is thicker than water. Hindi lang natin ito makita kay Aimee Marcos. Pero yun ang nagwagi kay Sara Duterte. Diba, lagi niyang sinasabi, talagang plastic lang siya, na suportado niya si Pangulong Bongbong Marcos, kaya patuloy lamang siyang nanatili sa gobyernong ito. Pero nung lumalakas na talaga ang panawagan ng mga supporter niya, pati ng kanyang pamilya, wala na siyang magawa kung hindi mamili. At pinili niya ang kanyang pamilya. At sana pagka dumating yung punto na wala nang magagawa itong si Aimee Marcos, na mamili na lamang, piliin niya po ang kanyang pamilya, hindi po ang mga Duterte. Kasi nakalulungkot na isang Marcos si Aimee, tapos sasabihin niya sa harapan ng publiko na mauubos na ang lahat, pero siya ay mananatili para sa mga Duterte. Diba? Ganun pa man, dahil yan ay ipahayag ni Aimee Marcos, at maraming sumama ang loob dyan, isa na rin tayo, hindi ko iboboto si Aimee Marcos sa darating na 2025 senatorial election. Regardless, kung siya man ay kakampi ng kasalukuyang gobyerno sa administration slate para sa pagkasenador nito. Ang mga tiyak na hindi ko iboboto, si Aimee Marcos, hindi ko iboboto yan. Kahit sumama sa senatorial slate ng ating Pangulo. Si Francis Tolentino, hindi ko rin iboboto yan. Napatunayan lamang natin nung nakaraan na paiba-iba rin ang disposisyon, particular din ng kanyang staff. Biruin mo, hindi naman ako nagpipresenta sa kanila, mag-i-invite sila sa akin. Tapos pagka inoohan mo, nahahasil ako sa oras. Tapos sa huling pagkakataon, kung hindi pa ako nag-follow up, di man lang magawang mag-message na hindi pala tuloy. Kasi meron daw ibang ibisita. Napaka ano, di ba? Unang-una, hindi ako nagpresenta sa kanila. Pangalawa, nilinaw ko lamang na gusto nating magtanong kung ano ba ang loyalty nitong si Francis Tolentino. Dahil sa ginawa nila, tinuldukan nila yung aking desisyon na hindi ko siya iboboto sa pagkasenador sa 2025. Anyway, patuloy natin pakinggan itong si Ronald Llamas. Dati ka... Ay, nawala siya. Nako, nahina talaga ang signal ni Sek, ha? Yeah, hindi, Clive, yung tech natin. Pag bumalik, huwag mong palakihin si Sek. I think it also tries, okay, it's up, ano tayo. Yung oo nga, well, we're trying to get si Secretary Ronald. Anyway, mahina yung signal. Kaya tuloy na lamang natin yung pinag-uusapan po natin dito po sa Usaping SONA. Ang mga Duterte, muli, inuulit natin, definitely hindi po yan dadalo. Kasama po dyan yung mga loyal sa kanila. Particular itong si Senador Ronald De La Rosa. Biruin mo, ang katwiran lang ni Ronald De La Rosa kaya hindi siya dadalo ay dahil daw masakit ng kanyang tuhod. Naniniwala ba kayo doon? Kaya parang ang isipan tuloy ng tao ngayon, baka mayroong masamang gagawin ng mga ito sa kasalukuyang gobyerno. Kasi hindi sila magsisipagpunta. Tapos nagsalita si Sara Duterte na appointed niya ang kanyang sarili bilang designated survivor. Hindi tuloy mawala sa isipan ng tao na may balak sila. Ganun pa man, yan ay conspiracy theory lang naman. At sinisabi naman ng mga Duterte na biro lamang yon, pati ng ibang mga political
analyst, pero kahit biro lamang yon, hindi magandang biro yan. At sa parte naman ng ating Pangulo at sa mga pumoprotekta sa kanya, doble ingat po kayo. Mahirap po pagkatiwalaan ang mga Duterte. Lalong-lalo na sila po ang magbebenepisyo kung sakaling wag naman sana may mangyari po sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Muli, sama-sama po nating ipanalangin palagi ang kaligtasan ng ating Pangulo, sampu ng kanyang mga taong pinagkakatiwalaan, pati ang kanyang pamilya.